Narito na ang Balitang Tomasino. Ipinagdiwang ang 44 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law kasabay ng malawakang protesta mula Espanya hanggang Mendiola. Para sa iba pang mga detalye, narito si Hannah Roselina Cruz. Humigit kumulang 600 ang nakiisa sa ceremonial walkout bilang pag-alala sa 44 na anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law sa Pilipinas. Naging panawagan ng mga nagprotesta ang pagtataguyod sa edukasyon, paghingi ng hustisya sa extrajudicial killings, at ang pagtutol sa hero's burial para kay dating diktador Ferdinand Marcos na nilahukan ng Kabataan Party List, Anak Bayan, National Students Union of the Philippines, League of Filipino Students, at ang College Editors Guild of the Philippines. Ayon naman kay Sator Ocampo, dating bayan muna representative at political prisoner noong kasagsagan ng martial law, malaking ambag sa anibersaryo ang pagtatama ng mga whitewash martial law accounts sa mga libro ng kasaysayan. I think that is the significant promise on the 44th anniversary ng Declaration of Martial Law. Kaya meron kami itong nag-spirit pa rin ng pagtutulak, ng expression ng matinding pagtutol sa martial law. Pero yung hope na sana ito na yung magkaroon ng turning point na maging ma-popularize ngayong kaalaman, kabatiran no, sa publiko na masama sa kabuuan ang nangyari sa martial law at hindi na dapat maulit. Can never again. Nagkaroon ng pagsusunog ng effigies ng mga Marcos bilang simbolo ng pagtutol ng mga nagprotesta sa maaaring muling pagbabalik ng martial law. Natapos ang protesta sa isang candlelight ceremony na inialay para sa mga biktima ng extrajudicial killing sa bansa. Isang talakayan din ang idinaos noong 19 ng Setyembre sa Benavides Auditorium ng UST upang bigyang linaw ang mga dahilan kung bakit hindi nararapat bigyan ng hero's burial ang dating Pangulong Marcos. Jalu? Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita, bisitahin ang aming website at social media accounts. Ito po si Jalu Ocampo para sa V Exclusives.